The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. May mga uri ng Kristiyano ang kanilang pananampalataya ay pinagmamalaki nilang nakabase lamang sa banal na kasulatan. Kung hindi nakatitik sa banal na kasulatan, hindi nila pinapaniwalaan ang mga bagay-bagay na yon kahit na ating pinangangaral. Kaya nga ba minsan, di lamang minsan, kadalasan, na-iskandalo sila pag nakikita nilang tayong mga Katoliko ay parang hindi na mga Kristiyano dahil sa matindi nating pagdedebosyon sa Inang Maria. Para daw yung pagsamba natin kay Kristo ay nasasapawan na natin sa ating pagiging napakalapit sa ating Inang Maria. Hindi na raw tayo Kristiyano, tayo daw ay Mariano. Sapagkat yung ating daw mga debosyon, eh hindi naman daw nakatitik yan sa banal na kasulatan. Kaya sabi nilang ganon, wala kayong mapagbabasihan. Sa kanila, pag hindi nakatitik sa banal na kasulatan, hindi karapat-dapat na panampalatayanan. Sa makatwid, ang kanilang pagkakristyano ay nakatutok dun sa letra ng libro. Pag hindi nakatitik na mismo sa librong ito na tinatawag nating Biblia, eh hindi karapat-dapat na paniwalaan. Kaya tayo daw eh mga sumasamba lamang sa mga idolo sapagkat yun daw mga ating pinaggagawa ay walang sapat na katibayang mababasa dito sa banal na kasulatan. Eh ano ba tawag doon sa banal na kasulatan? Ang tawag doon, mabuting balita. At ang mabuting balita ay hindi lamang yung nakatitik sa libro. Unang-una, ang mabuting balita, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang berbo. Siya ang salitang nagkatawang tao. Kaya siya ang mabuting balita. Kaya nga lahat ng nakasalaysay dito sa tinatawag nating Biblia ay nakatutok sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung ang Panginoong Hesukristo ay hindi yung Diyos na nagkatawang tao, eh ano kahulugan ng Biblia? Sa makatwid, yung Biblia, kaya lang nagkakaroon ng halaga ay sapagkat ang mabuting balita ay yung mismong ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao at naging mabuting balita sa atin. Isinilang, sinamahan tayo, magmula sa sinapupunan hanggang kamatayan, taong tao at binigyan ng pag-asa ang sangkatauhan. Yon ang magandang balita. Sa makatwid, hindi tayo iniwan. Tayo'y sinamahan. Binigyan tayo ng pag-asa. Pag-asa, binigyan tayo ng pag-asa na talagang pinatunayan sa ating tayo ay hindi likas na masama. Tayo ay pwede pang magbago. At magbago upang sa ganon, yung nawala nating pagiging kawangis ng Diyos, mabalik uli sa atin at tayo maging kamukha muli ng Diyos sapagkat tayo ay binigyan ng ating Panginoong Hesukristo ng grasya na tumutulong sa atin upang sa ganon tayo magpakabuti. Hindi naman tayo sinisilang na may masamang ugali. Ano? Wala naman sa ating sinilang na suplado, wala naman sinilang sa ating mayabang, wala naman sinilang sa ating kuripot, wala naman sinilang sa ating lasenyo.
Wala namang sinilang sa ating babaero o lalakero. Yan, napulot lang natin kung saan-saan. Kaya kung tayo patutulong sa ating Panginoong Hesukristo, yung grasyang yan, magpapabalik sa atin sa tunay nating katayuan. Ano ba yung tunay nating katayuan? Yung tunay nating katayuan, nilikha tayo ng Diyos na kamukha niya. Kaya nung nilikha niya tayo, nung sinulyapan tayo ng Diyos, nakita tayo, ano sabi niya? Good! Mabuti! Kaya lang, habang tayo nabubuhay, ewan natin, nawala tayo sa sariling pag-iisip, ayun, nagwawala tayo. O, kaya nga ang Panginoong Hesukristo, sinamahan tayo at sinabi, oh, hindi kayo likas na ganyan. Tuturuan ko kayong magbago. Kaya magmula sa pagkabata, hanggang sa lumaki siya, hanggang napako siya sa krus, hanggang kamatayan, pinakita niya sa atin kung paano tayo magbabago. Yung kasamaan, hindi natin katapusan. Yun ang mabuting balita. At yun ang pinagdiriwang natin sa Pasko. Ang berbo, ang salita, ng katawang tao. Sinulat yan. Sa libro. Pero yung librong yan, walang kahalagahan kung ang ating Panginoong Hesukristo, yung berbo, hindi nagkatawang tao. Kamakatwid, ang unang-unang mabuting balita ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya lang naging mabuting balita itong librong ito eh sapagkat itinitik at sinulat ang salaysay tungkol sa ating Panginoon na nagbigay pag-asa sa atin. Aanin mo itong librong to kung ang ating Panginoong Hesukristo na may hindi nabuhay, sumama sa atin, isinilang, lumaki, namatay, alang-alang sa ating pag-ibig. Hindi, ito'y puro papel lang. Kahit na kabisaduhin mo yan, mapapasok ka ba sa langit? Kung kabisaduhin mo yan, yan ba tatanong sa iyo ng Panginoon, pagpasok mo sa langit, kabisado mo ba ang Roma, 16-16? Pag hindi mo kabisado, bagsa ka. Ganun ba yon? Eh kahit naman demonyo, pwedeng memorizing yung Biblia, yung nakita nyo nga dito sa banal na kasulatan, pati yung demonyo nakikipag-debate sa ating Panginoong Hesukristo, base doon sa banal na kasulatan. Kaya pati mismo yung demonyo, alam ko ano yung alaman ng banal na kasulatan. Ang hindi niya alam, yung kanyang kadebate, yun ang Diyos na nagkatawang tao. Ayun. Sa makatwid, ang Diyos, nagkatawang tao, yun ang mabuting balita. Unang-una. Ikalawa, mabuting balita, yung pinili niyang babae na magdala sa kanya dito sa mundo, sa kanyang sinapupunan. Yun. Kaya matindi yung ating paniniwala sa ating debosyon sa Maria, kay Inang Maria. Bakit? Siya ang nagdala ng magandang balita sa kanyang sinapupunan, nang dahil sa kanyang oo. Nangyari na yung pag-asa natin sa kaligtasan, nagkatawang tao. Kaya itong kababasa lang nating ebanghelyo ngayon ayon kay Mateo, di ba? Nakita si Elizabeth, yung kanyang pinsan at ang ating inang Maria. Ano sabi ni Elizabeth kay Maria? Ay, blessed are you among women. Naririnig ko pa lang ang iyong tinig. Tumalo na yung anak ko dahil nagbubuntis din siya kay San Juan Bautista, yung pinsan ng ating Panginoon. Tumalo na ang aking anak sa aking sinapupunan. Sa tuwa, narinig ko pa lang ang boses mo, pinsan. Sa makatwid, ang ating inang Maria, dahil daladala niya ang ating Panginoong Hesukristo, ang tagadala ng kaligayahan, magandang balita. Kaya tuwa si Elizabeth, na ibinahagi doon sa kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan na si Juan Bautista. O sa makatwid, hindi mo pwedeng pagsalpukin at paglabanin itong Biblia at si Inang Maria. Parehong mabuting balita yan. Si Maria, mabuting balita sapagkat dahil sa kanyang oo, dinala niya sa mundo ang magandang balita ng kaligtasan na ang Panginoon, ang Diyos, ay nagkatawang tao para bigyan tayo ng pag-asa. Magandang balita.
Kaya ganun, ano, pag nakita natin Inang Maria, magandang balita. Sapagkat sinabuhay niya ang mensahe. Kaya nga nung sinabi ng anghel sa kanya, ikaw ay magiging ina ng Diyos. Ano sabi ng ating Inang Maria? Behold the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Matupad sana ayon sa iyong salita. Sa makatwid, yung salita, nabuhay, gumalaw, kumilos sa katauhan ni Maria. Kaya yung titik sa libro, hindi na natiling papel. Nagkaroon ng dugo at laman. Bakit? Pumasok sa katauhan ni Maria sapagkat siya ang umuo sa kagustuhan ng Diyos. Kaya ganun din tayo. Pag tayo umaayon sa kalooban ng Diyos, binasa natin ang Biblia, pinag-aralan natin yung aral, pagkatapos isinaloob natin, sinakatuparan natin sa ating buhay, yung Biblia hindi na libro. Yung Biblia naging tao. Sino? Kayo. Ako. Naging buhay yung mensahe ng Biblia, hindi na isang librong patay. Ito'y salita ng Diyos na nabuhay dahil isinakatuparan natin sa ating buhay. Kaya kung naging gabay natin ang mensahe ng Biblia sa ating buhay, nalilipat sa atin, sa ating buhay, ang magandang balita. Kaya masaya mga tao pag nakita tayo. Katulad ni Elizabeth dito sa ating ebanghelyo, masaya si Elizabeth nung makita ang ating Inang Maria. Marinig ko lang ang boses mo, sabi ni Elizabeth. Nagsaya na ako, kasama pati anak ko sa sinapupunan, tumalun sa tuwa. Kayo ba ganun din? Lumiligaya mga tao pag nandoon kayo, presente kayo. Ako ganun eh, ginagawa ko sa sarili ko. I'm checking out. Kapagka bumibisita ako sa mga bahay-bahay, o yung mga taong binibisita ko sa mga bahay-bahay, natutuwa pag nandoon ako. Sasabihin ako, nandito si Father. Oh, magandang balita. Oh, mga anak, halika kayo, magbano kayo kay Father. Nandito siya, masaya tayo. Oh, nandito si Father. I'm checking it out. Tinitingnan ko, baka naman makita ko pagpasok ko sa bahay pa lang nila nung nakakunot na lahat ang mga noonong mga tao sa bahay na yon. Ito na naman tong paring ito. Ito. Ano naman kaya ang hihingi nito? Hihingi na naman na abuloy. Pahirap na naman sa amin to. Wala. Pakakainin pa namin. Lakas pa naman kumain itong paring to. Tinitingnan ko, no? Wala namang ginagawa dito. Kundi tuwing pupunta rito, hindi magandang balita ang dala. Tinitingnan ko, I'm checking it out. Kayo ba ganon? Pag bumisita kayo sa Paskong ito, sa mga kamag-anakan ninyo, tuntua sila pag nakita kayo. O, yung mga may biyanan dito, kayo ba? Pag nakikita nyo, biyanan nyo, tuntua kayo. Magandang balita ba siya pag nakita ninyo? At kayo naman mga biyanan, magandang balita ba kayo doon sa mga daughters-in-law nyo o sons-in-law ninyo na pag nakita kayo, ay, ako na dito na ang aking biyanan. Magsaya tayo. Wala. Kayo ba, pag kayo nakita ng mga inaanak ninyo sa Paskong ito, natutuwa, ay, tingnan nyo ang aking ninong at ninang nandito, masaya tayo. Oh, baka kumakatok na yung mga inaanak ninyo, nagtatago na kayo. Sapagkat ngayon, kapag nakita nyo mga inaanak nyo, masamang balita. Check it out. Kung magandang balita kayo, sapagkat aanin yung kabisado nyo lahat, ang mga talata at kabanata dito sa Biblia, hindi naman nakikita sa katauhan ninyo, hindi kayo magandang balita. Masamang balita kayo, eh ano yan? Ano mangyayari sa librong yan? Patay na letra lang yan. Pero kung yung magandang balita, dumadaloy sa ating dugo at laman, at lahat ng makakakita sa atin natutuwa pag tayo presente at kasama nila. O di para tayong si Kristo, nagbibigay ng pag-asa, para tayo si Inang Maria, daladala ating Panginoong Jesucristo.
Alam nyo, may kasabihan ang mga taga-Egypt, mga taga-Ehipsyo. Pag daw tayo namatay, dalawang katanungan lang daw ang itatanong sa atin para tayo makapasok sa langit. Una, naging masaya ba ang buhay ni Diyo dito sa daigdig? Tatanungin kayo, naging masaya ba ang buhay niyo dito sa daigdig? Ano sagot ninyo? Pag nakasagot kayo ng oo, nakapasa kayo sa unang katanungan. Pero yung unang katanungan, may kakambal na hindi maihiwalay, na ikalawang katanungan. Ano yon? Nang dahil ba sa inyo, naging masaya ang buhay ng inyong kapwa-tao? Sapagkat pwede mangyari, masaya kayo, pero nalulungkot yung inyong kapwa-tao sapagkat parasito kayo, pabigat sa ibang tao. Kayo nagsasaya, ay sige, saya, saya, pero ang kasayahan nyo ang nagdadala yung asawa ninyo, yung mga anak ninyo, yung mga kapitbahay ninyo. Kayo masaya, sila nalulungkot. Bakit? E parasidyo eh, parasites. Iniiwasan kayo. Kaya dalawa daw yun. Dalawang katanungan lang daw. Masaya ka ba dito sa daigdig? Opo. O, hindi pa kayo pasado noon. Yung ikalawa, pa, tatanungin pa ninyo. Yung bang kapwa-tao ninyo naging masaya dahil sa inyo? O, yun. Ibig sabihin, have you been a good news? Check it out. Itong Paskong ito, kung saan man kayo pupunta, check it out. Are you a good news? Oh, ang dami-daming masamang balita, ano? Oh, fake news. Makakataas ng presyon. Pero kayo, pag kayo nagpunta doon sa mga lugar na yon, nagiging maaliwalas ba ang mundo ng mga tao dahil sa presensya ninyo? Katulad ng ating Inang Maria nung bumisita siya kay Elizabeth, natuwa at lumigaya si Elizabeth. Blessed are you among women. The moment I heard your voice, even the infant in my womb leapt for joy. Ganun ba? Sana nga, ano? Sana yung mga tao makakakita at makakaranas ng presensya natin sa Paskong ito at magsabing, you're the best gift that ever happens to me during this Christmas. You're the best gift. Why? Because you are the good news that comes into my life. Sana nga ano, at sana nga all, para lahat tayo maging masaya ang Paskong ito.